Alam niyo po ba mga kawaw na malaki matitipid mo kapag natutunan mo yung technique na ito sa motor? Ang tawag po dito ay fuel cap. Ano, dire-diretso na po tayo. Magandang buhay po sa lahat. Ang video pong ito ay para lamang sa mga nagnanais. Katulad kong nagnanais, makatipid sa panahon ngayon. Nako, napakamahal ang gasolina. 70 plus na yata. Ano? Ay, nako. Ito po ay saktong video. Ano? Pero hindi po ito para doon sa mga... kung makabumba ng silinya dry inam, ano, kaya nga kayo ay ganun, ay sabihin, awas-awas ang inyong pera at nag-uubos nga kayo ng gasolina. So, hindi na po ito para sa inyo. Pero, salamat pa rin sa inyong panonood at maaaring ishare nyo na lang ito sa iba kung inyong napanood at hindi nyo gusto at hindi nyo kailangan, ano. Ito po ay 10 years ko nang ginagawa, ano, itong technique na ito. Ito po ang tinatawag na fuel cap ng motorsiklo. Yan o. Oh. Ito yung pata yan. Ito yung kuha ng Honda Civic ko. Yan o. Oh. I think 26 years ago na. 6 years old na itong motor na ito. At yung aking mga unang motor, hindi tuti pa, ay 2004 pa. O isipin nyo. Ay dispose ko na po. Pagkaiba ang fuel cap ng bago kaysa sa luma, ano. Mostly ay dito ko nililinis ko yan dito dahil nagdudumi, yun ang nabara. So ang technique pong ito sa tamang pagsasara, yun lang pong gusto ko i-share sa inyo. Ang may nakapagturo din po sa akin ito na mga driver na batikan, kung gusto mo rotipidin ay wag mong ibubukas ng largado. Ito yung kanyang bukas na largado, yan o, ang laki na. Ito naman yung pampatipid. Oh. Yan. Half lang. Kaya hindi siya pwede doon sa mga motor na kung bumbahin ay sagad-sagad. Sapagkat maninibago yan. Parang tao din yan. Pag ang inom mo ay ganun kadami, dalawang baso, bigla mong ginawang isa, maninibago yan. Hindi po siya po pwede sa inyo. Ito yung mga babago pala nagsisimula at hindi sanay ang motor sa bum-bum-bum-bum-bum. Ganun. Grabe kung mag-ubos nga ng pera, ano, parang galit na galit pagka hindi na uubos ang gasolina. Pero sa katulad natin na mga average people ay gusto natin matipid ang ating pamilya. Ang natitipid ko po dito mga kawaw ay estimate mga nasa 50 pesos per week. Abay, malaking, yun mo bay, estimate lang po. Malaking bagay na 200 per month, ano, kung ating pong pagbabatayan. Bakit ako nakakatipid? Ito po. Ang sa pagkakaalam ko, ang gasolina natin ay para din kuryente. Pag inopen mo, hindi lahat 'yung nagagamit. So natapon lang 'yan, nasama sa air na hindi na po nakokonsume ng ating motorsiklo na spark plug, hindi nasusunog. So kung kaganyan lang 'yan, sakto lang po 'yung makakain niya, no? Hindi po siya magsasayang. Napakasama niyang kahit na sabi ng Panginoon eh, let nothing be wasted. Ayaw niya nang nagsasayang, mga kawaw, mga kababayan. Ayaw ng Diyos, ang Panginoon mismo nung yun yung po sinabi niya nung mismong sinaga divide ng ano, ng tinapay, limang tinapay, dalawang asta. Tipunin niyo yung natira. Na-reserve niya yun. Sabi nung iba, binigay sa bata, pero ang bottom line ng lahat, ayaw ng Diyos ng ating mismong Panginoong Jesus na nagsasayang. So yun, may natutunan pala sa biblical principle, ano po. So yun po, hindi siya nadaloy ng largahan kapag ka, ano, yun ang pinaka ano nito, aral nito. Kung gagawin mo, ay salamat, wala namang mawawala. Ngayon, may nagtatanong po, saan ko daw nakukuha itong mga aking tinuturo, wala naman sa manual. Nakakagulat, ano, kino-question yung ating, nasabi ko naman ay, hindi naman na siya nag-contra yung aking yung nag-comment sa akin. Ang sabi ko po, sa school of experience yan makukuha. Marami. Marami yan. Makipagkaibigan ka lang sa mga batikang driver. Wala yan sa school kasi nga ang gusto ng mga manufacturer ay gasolina, ano yan, connected. Gasoline connected. Ubusin mo kanilang supply para may kita sila. So, ito yung galit na galit ang hapon dito sa technique na ito. Hindi nila alam yan. Tayo lang mga Pilipino ang mapamaraan. So, yun. Kung kayo po ay maniniwala, ay salamat. Gasta kalahati lang po. At hindi ko na po yan ipinapatay. Sa next video ko po ipaliliwanag kung bakit hindi ako nagpapatay nito. Ganyan lang siya.
papatay lang ako niyan pagka yung nagbabara ito at kailangan ng repair. Ito naman yung Kawasaki bara akong dinadrive ng tatay ko. Oh, kita niyo. Natuto na rin siya. Ginaya niya yung tekniko. Yan o. Nakakatipid siya dahil takaw nitong Kawasaki Baraku. So yun, ano, kung wisdom lover ka, ay susubukan mo ang technique na ito. At kung hindi naman, nagdududa ka, wala naman pong masama. O, itong kuya ko nagpapatay, hindi niya alam itong technique na ito. Hindi ko pa naisisari sa kanya ito. Malaking tipid mo kung gagawin mo yun. Abay, panggastos na po ng pamilya yung 200 pesos ano, sa isang buwan. Ito naman pong technique na ito, kung makabomba ka nga ng cylinder at igayaan mo man, hindi rin, masisira lang ang motor mo. Ito ay para lang sa average na takbo na mga nasa 60, ganyan. Ang pinaka 70 ang pinaka mabilis. Wala akong naramdaman na siyang na brug-brug-brug na gano'n, yung parang nahingi pa. Hindi po eh, nasanay kasi yung makina na gano'n lang. Tingin ko talaga ito ay yun lang ang kailangan ng makina para siya ay ano, yung makat inom ng ano, gasolina, makakonsume ng energy ng ng kuryente na kailangan niya. Yan lang talaga ang natuklasan ko. Technique na ito po ay para sa ating mga Pilipino, kaya ako sinishare, ano, hindi para ipagmayabang ang natuklasan natin sa tulong ng mga kaibigan ko na driver din. Atin po itong pagsalu-saluhan, ano, i-share natin, ibahagi natin itong kaalaman na ito nang sama-sama tayong makatipid at umunlad. Ano po, maraming salamat mga kawaw, naway may natutunan ko yung panibagong wisdom sa araw na ito. God bless us all. Please support all Filipino vloggers. Ipakita po sana natin sa mundo na nagkakaisa ang lahing Pilipino. Bye-bye po muna. God bless.